Pangaral na may temang tinig ng pag-asa ang isinagawa sa San Isidro, Nueva Ecija. Ito ay pinangunahan ni North Philippine Conference Executive Secretary Pastor Jose Sabat Jr. bilang pangunahing tagapagsalita at sinuportahan ng buong distrito ng South Nueva Ecija 1. Tunghayan ang mga pagsubok at pagpapalang naranasan ng nasabing evangelistic meeting sa ulat ni Alpha Chris Alteros. Kapitita ni Jesus ang mga tao na nangangailangan ng daan tungo sa kapayapaan. Isinagawa ang district-wide evangelistic meeting na pinamagatang Tinig ng Pag-asa sa San Isidro, Nueva Ecija sa pangunguna ni North Philippine Union Conference Executive Secretary Pastor Jose Sabat Jr. Ipinahayag ng mga leaders ang kanilang layunin sa pagsagawa ng programang ito na makakatulong sa pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos at kung paano magkaroon ng isang matatag na pamilya. Tayo naman ay natutuwa sapagkat napakabuti ng Panginoon ang banal na Espiritu gumagawa sa puso ng mga tao sa lugar na ito. Nasaksihan natin ang gabi-gabi nilang pagdalo at pakikinig ng tinig ng pag-asa. Nais natin na sa pagkilala nila sa Panginoon, magkaroon sila ng karanasan ang buong sambahayan, magkaroon ng pagbabago, umakay sa kanila sa masayang pagsasama-sama at magkakaroon ng isang matatag na sambahayan, matatag na bayan ng Diyos. Ibinahagi naman ng mga leaders ng distrito ang mga challenges na kanilang hinaharap sa lugar na ito sapagkat ito ay isang unentered territory at wala pa tayong simbahan dito. Ang pangangailangan po sa lugar na ito ay napakalaki ang challenge sa lugar na ito upang matayuan ng bahay-sambahan sa mga susunod na panahon. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera, ngunit kami gumagawa sang-ayon sa pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Naging pagpapala naman sa mga attendees ang mga narinig nilang lekturang pampamilya at salita ng Diyos na nanggaling sa banal na kasulatan. Sa araw-araw na pakikilig ko sa kanila, lalo lumawak yung pananalangin ko sa Panginoong Diyos at saka yung pagkakaunawaan naming magpamilya. Nagkaroon kami ng ugnayan lalo na pag-usapan lahat ang tungkol sa Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos sa 12 mga tao na nagpa siyang magpabautismo at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Patuloy po nating isama sa ating panalangin ang mga bago nating kapatid sa pananampalataya at ang patuloy na pag-unlad ng gawain ng Diyos dito sa lugar na ito sapagkat magkakaroon pa ng mga follow-up Bible study at baptism. Mula po dito sa San Isidro, Nueva Ecija, layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today, NPUC News. Si Jesus bilang Panginoon.